So, hello guys, welcome back to my YouTube YouTube channel. So you're wondering guys kung bakit tagal kong hindi nakapag-video. So yung reason kaya hindi ko nakapag upload ng videos for the past few weeks or parang months na ata is dahil nga sa guys, sa phone ko na nabasa siya guys, ay kailangan siyang palitan ng LCD. And yung phone ko lang kasi talaga yung ginagamit ko sa pag-vlog, pag-i-edit, at sa kung ano-ano pa. Kaya, kapag masira siya, yan, wala. Tigil na agad yung mga activities na, pinagagawa ko. And for now, guys, ayan, tinatry ko pa rin mag-vlog para sa inyo. And, na-miss ko kayo, guys. And yung video pala natin ngayon is about bigyan ko kayo ng mga ng 3 tips bago magsimula ng isang YouTube channel o kung paano mag-start, at tatlong tips na dapat gagawin sa mga bagong YouTuber o sa mga nagsisimula pa lang sa YouTube. Share ko sa inyo guys yung mga na-experience ko, mga na-try ko na ba. At yung 3 tips na to is very important para madali lang kayong ma-monetize at saka maagapan nyo or avoid nyo sa channel nyo na dapat yung hindi gawin, hindi dapat gawin, or yun yung dapat gawin, ganun. So guys, simulan natin, and without further ado, and let's start. Pero bago pala yun guys, mga baguhan pa dyan sa YouTube channel ko, mag-subscribe na kayo and huwag nyo kalimutang mag-like. And hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa mga bago ko pang i-upload. So guys, here. So the first tip na i-share ko sa inyo guys is yung bago kung kayo gumawa ng channel, kailangan nyo pumili ng yung hindi masyadong mahabang pangalan, or yung bang mabilis lang, yun lang mabilis na ma-search or searchable sa mga audience. Kasi yun yung very important na una-unang gagawin nyo guys. Mag-isip muna kayo bago yung magsimula ng isang channel. Kailangan nyo mag-isip ng isang pangalan, yung nababagay, at saka yung hindi masyadong mahaba para hindi mahirapan yung mga taong pag-search sa pangalan nyo or sa pangalan nyo sa yung channel nyo. So yun guys, yung first is yung tip na share ko sa inyo. Yun talaga yung una guys. Sa akin kasi nasimulan ko na kasi kaya hindi ko na siya na kasi yung Bisayang Guapa Vlogs is syempre masyadong mahaba, diba? So, ayun, pinapatuloy ko pa rin guys kasi, ayun, inasimulan ko na eh. Tapos, hindi ko pa alam yun dati. Kaya, swerte kayo guys kasi na-share ko sa inyo kung ano talaga yung mga kailangan dapat gawin bago magsimula ng isang YouTube channel. And the second one guys, is very important din ito guys. Kasi, syempre, pag mag-video tayo, hindi natin alam. Mag-video lang kayo ng video, pero hindi nyo alam kung ano ba ang dapat na gagawin. So guys, ito yung second tip na i-share ko sa inyo is yung no copyright dapat yung i-upload nyo na videos. So alam nyo ba yung no copyright? Yung no copyright guys is yung bang hindi kayo gumagamit ng music o yung mga background sa vlog nyo, hindi kayo gumagamit ng mga use na or may mga may-ari na ng mga videos, yung mga music sample, yung mga music yung Justin Bieber, ganyan. So may may-ari na yan eh. So bawal yan. So yun talaga yung
pinaka ano importante na malaman ng mga yung bang baguhan pa lang sa YouTube channel, sa YouTube industry. And yung no copyright talaga dapat yung i-ano nyo. Syempre, i-edit nyo pa yun, diba? So, kapag ganun, pumili kayo ng no copyright na mga background music sa ano, marami naman sa YouTube, pwede kayong mag-search. O sa mga hindi pa nakakalam, i-search nyo kung ano ba mga paraan bago gumawa ng YouTube or mag-upload ng mga video sa YouTube. Kasi yun talaga yun, guys. Kapag nag-upload ka kasi ng may copyright, syempre, pag may revenue ka, may revenue yung marami yung views, yung ano mo, yung ano na yun. Tapos, may copyright ka, syempre, maghati kayo dun sa may-ari ng music yun. At, bawal talaga din yun sa ano, nandun sa policy ng ano yun, sa YouTube. Bawal talaga mag-upload ng may copyright music or copyright claim. Yun talaga yun, guys. Kaya nung, alam nyo guys, nung hindi ko pa alam talaga, ang dami ko talaga alam, yung TikTok. Upload ako ng TikTok videos. My God. Inano ko na lang guys, sinasilent ko na lang, minumute ko na lang. Kasi meron naman dong suggestion na, ano, pwede ka naman pumili doon. Pag nakapa-upload ka ng may copyright, i-ano mo na lang yun. May mute doon at saka or change music. Kasi yung YouTube may ano sila mismo, may mga ano copyright music sila na background. Ano, pwede kayong pumili doon at yun yung ipalit sa na-upload yun na video na yun. At yun nga, inano ko yung iba, ini-edit ko ulit. Tapos yung iba, ini-raise ko na lang kasi syempre, ang hirap kasi mamonetize pag may copyright ka, guys. Yun yun talaga yung nasad ako nung nalaman ko kasi ang dami ko talaga yung nung ano may copyright, hindi ko alam na bawal pala yun. Kaya ini-edit ko tapos yung iba na hindi na magapan, ini-raise ko na lang kaya yun sayang, marami din akong views nun. So dapat talaga kasi wala talaga, i-check nyo agad kapag mag-upload kayo, check nyo dun sa ano, nandun sa YouTube studio nyo, dun sa browser, dun sa Chrome. Search nyo yung ano nyo, tapos punta kayo sa YouTube studio, check nyo dun yung mag-upload kayo ng video, yung videos kung may copyright claim ba. So ayun guys, yun yung pangalawang very important na ano tip na ma-share ko sa inyo kung bago kayo mag-upload ng videos. So ayun yung first, diba, yun dapat hindi mahaba yung name nyo sa channel. At yung pangalawa is yung copyright, no copyright claim. Dapat i-upload nyo na videos. And yung pangatlo is, dapat yung mga videos nyo is, na i-upload nyo is, klarong-klaro yung quality. At klarong-klaro yung kung paano kayo magsalita. At dapat talaga ano, yung bang maganda yung ano, quality ng camera na ginagamit nyo. Tsaka klarong-klaro yung caption or subtitle or yung mga yung pagsasalita niyo sa ano. Kasi syempre mga may mga manonood din na mga sa taga ibang bansa or taga ano na hindi makaintindi kapag hindi niyo masyadong nabigkas ng maigi yung mga words na dapat niyo sabihin. At tsaka kung ano yung dapat yung ginagawa niyo, dapat i-explain niyo siya ng maayos na klarong-klaro. At yung hindi siya blurred kasi doon kasi ma-determine ng mga ano mga audience natin kung kaaya-aya ba siyang tingnan, kaaya-aya bang tingnan yung videos natin, kung na-explain ba natin maayos yung mga pinagagawa natin sa video or kung ano bang mga example na gaano ka nagluluto ka. So dapat ma-explain mo na yung maayos yung mga ano ginagawa mo or bago mo gawin yung mga ingredients, na explain mo kung paano or yung mga ganyan, guys. Dapat yung quality, dapat high quality yung mga videos na i-upload nyo. At syempre kung sa cellphone, maganda naman din yung sa cellphone, depende naman siguro sa pag-ano nyo. Pero karamihan kasi sa atin gumagamit ng GoPro, guys. And syempre sa yung iba naman yung hindi maka-afford ng ganun. So, syempre, gumagamit lang ng cellphone and yun nga,
yung GoPro kasi nasasabi ko talaga na mas better kasi siya na ano, pang video kasi clear na clear at ang ganda ng ano niya quality guys. Sa akin lang naman kasi ano, okay lang hindi naman yung ano iPhone, maganda naman siya. Ang depende din sa big cast yung kung paano na explain niyo yung mga pinagagawa niyo sa video yun. Kaya yun guys, yung pang third tip or tips na ma-share ko is yung dapat high quality yung videos na i-upload nyo. And ayun, sana nakatulong yung mga ibigay kong tips sa inyo guys, lalong-lalo sa mga small YouTuber dyan at nagsisimula pa lang or sa hindi pa or may balak na magsimula ng YouTube channel. So ayun, para ma-monetize kayo, ayun, dapat walang copyright claim. And dapat ma-reach nyo rin yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours para ma-monetize kayo. And ayun, mag-ads na yung videos nyo. And so ayun guys, sana nagustuhan nyo yung video, nag-enjoy kayo at sana may natutunan kayo. So ayan, so thank you for watching and thank you sa lahat ng supporters and sa tumatangkilik pa rin sa video ko and salamat sa lahat ng support nyo. And ayun, don't forget to comment down below guys and ayun, see you on my next vlog. Peace.